Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa TWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan, Tambayan sa TWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa TWIZ. Magandang tanghali po mga katambay, mga tambayers dito sa programang Tambayan sa DWIZ. Ama po si Attorney Nick at medyo mainit na naman po ang ating tatalakayin ngayon. Mag-isa po ako pero samahan niyo po ako, i-like niyo po ng i-like at i-share niyo lang po ng i-share. Kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa 0918-350-2378 o kaya ay tumawag sa hotline na 8470-1750 hanggang 54. Okay? Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga foundations. At susundutin natin yung ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation na hindi pa naisasisiwalat sa kahit na anumang estasyon. Okay? So, samahan niyo po ako sa isang oras ito. Medyo marami tayong tatalakayin. Unahin na natin itong mga foundations. Alam niyo po ba na ang mga foundations ay may definition niya na binigay ang SEC natin. Dahil Tax Wednesday ngayon, pag-uusapan natin yung tungkol sa foundations at saka yung PDRs o yung Philippine Depositary Receipts na talagang mainit na mainit ngayon. Okay, may circular ang SEC o Securities Exchange Commission itong 2006 pa. At ang sinasabi dito, ang mga foundations ay yung mga tinatawag nating non-stock, non-profit na korporasyon. Ibig sabihin, itong mga korporasyon na ito ay ginawa para hindi para kumita, walang profit, ano? At ginawa rin sila dahil wala silang mga stocks. Ibig sabihin, ang pagmamay-ari niyan ay hindi dahil sa stocks, yung paramihan kayo, kung hindi miyembro. Pag may foundation, miyembro kayo. Okay? At bumoboto sila ng tinatawag nating mga trustees. Yan ang nagpapalakad ng isang foundation. Okay? Yan ay kine-create or ginagawa ang mga foundations para magbigay ng mga, kumuha ng mga grants, donasyon, endowments sa iba't ibang sources sa loob ng Pilipinas o maging sa labas ng Pilipinas para gamitin sa mga objectives kagaya ng charity, religious activities, education, athletics, cultural, literary, scientific, social, welfare objectives. So, napakalawak ng pwedeng gawin ng isang foundation. Ngayon, tignan rin natin yung corporation code. May batas tayo sa Pilipinas. Yan ang corporation code na revise na po. Pero merong section dyan na nagsasabi ano ba ang mga kondisyon para sa isang non-stock corporation. Okay? Or foundation, ano? Ang non-stock corporation, walang income na pwedeng i-distribute bilang dividendo sa mga miyembro, trustees, or officers. Okay? Miyembro kasi nga ang nagpo-form ng foundation. Pagkatapos, ang nagpapalakad, ang tawag sa kanila trustees. Kaya nga board of trustees, hindi board of directors. Ang board of directors ay para sa korporasyon lamang na for profit. Kumikita. Pero sa isang foundation na kinoconsider ng batas natin as non-stock, non-profit, hindi yan kinreate para kumita. Kaya ang tawag sa kanila, hindi directors, kung hindi trustees. At ang nagpapalakad mga officers, ang sabi sa corporation code, walang kikitain na ibibigay bilang dividendo sa mga miyembro, sa trustees, at sa mga officers nitong foundation. Okay? Tapos, kahit na anong profit na kitain ng galing sa operasyon ng foundation ay dapat gamitin lamang sa layunin niya. So in this case, kung yung layunin ng foundation is for charity or para tumulong sa iba, dapat kung ano man ang kikitain nila ay dapat doon nila ibibigay. Okay, ngayon may mga requirements. May mga requirements ang SEC. Okay, una, kailangan gamitin nga yung pangalang foundation. Dapat nandun yun. Kaya nga, kagaya ng may kopya tayo ngayon dito, yung ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation, nakalagay yung pangalang foundation. Bukod pa sa salitang incorporated, nakadugtong din yan, para sabihin na korporasyon nga ito. Okay, pangalawa, may paid-in capital na requirement. Ibig sabihin, yung unang capital na ilalagay doon ay 1 million. Kung natatandaan nyo po nitong Lunes lamang, ay nakapanayam namin si Sir Jason sa isang batikang broadcaster. At ang sinabi nga niya, nung una ay nagbigay nga daw ng 1 million, di ba? Pesos. Itong si Fernando Zobel de Ayala,
O, yung Ayala. Kaya na-create nga itong ABS foundation na ito. Na dati-rati ay bahagi lamang ng kanilang news. Ang tawag nga nila ay yung Lingkod. Diba? Lingkod Bayan. Okay, bago na-create nga itong foundation na ito. So tumutugma yung sinabi ni Jay Sonza dito sa requirement nga ng SEC na kinakailangan 1 million ng paid-in capital. So malamang yung binigay na perang yon o pondo, kung doon nga nagsimula, no, ay ginamit sa pagtatayo ng foundation or nagkaroon sila ng ideya para itayo yung foundation. Tapos, meron ding requirement ng SEC. Kailangan meron silang written na kasulatan na inaallow nila ang SEC i-audit sila. Okay, so kailangan merong ganun. At ang pang-apat, tuwing magko-conduct sila ng fundraising, kailangan 'yon ay consistent sa tinatawag nilang plan of operation o kaya nagsasubmit sila sa SEC ng tinatawag na modus operandi tungkol dito sa fundraising nila. So kita niyo ang daming mga requirements. Okay. Mamaya titingnan natin mismo yung audited financial statements ng Kapamilya Foundation. Okay. Ayun. Bakit magandang magtayo ng foundations ang mga negosyante? Una, exempted dito sa income tax. Okay? Wala silang babayarang buwis na ang tawag ay income tax. Exempted sila. Kaya lang, yan ay may mga kondisyon. Okay? Ang mga kondisyon nito ay ito, ang mga sumusunod. Kinakailangan yung contribution na binigay sa kanila, okay? Kailangan gamitin nila yung mga contribution na binibigay sa foundation, hindi lalagpas ng 15 araw sa 3 buwan. Okay? So, kailangan pag binigay yon, dapat gamitin nila yon. Pangalawa, hindi dapat lumagpas sa 30% ng ibinigay ang pang-administrative expenses. So, kailangan tumakbo rin naman yung foundation, di ba? Paano yan lalakad? Gumagastos sila sa operations niyan, yung administrative expenses. Dapat not more than 30%. Okay? So, may prohibition na ganun. Pag lumagpas sila, yung excess na on, violation na. Pangatlo, kailangan may kasunduan din na kapag nagsara yung foundation or nagliquidate, ang mga assets nito ay ililipat sa isang kahalintulad na non-stock non-profit organization din. So hindi pwedeng i-absorb yun ng private corporation. Kailangan non-stock non-profit din ang mag-absorb sa kanya. Ang BIR kasi natin ay nakasalalay dun sa Section 30 ng tax code natin. At sinasabi nga dito, merong nag-issue na rin ng mga circulars or issuances ang BIR na nagsasabing meron silang dalawang test na ginagawa sa mga foundations. Una ay yung tinatawag na organizational test. Yung organizational test, ibig sabihin, paano sinet up itong foundation na to? So, dyan papasok yung SEC requirement na kailangan nakalagay sa pangalan yung foundation, dapat may paid-in capital sila, or na 1 million pesos, okay? So, organizational test. At pangalawa, yung tinatawag na operational test. At dyan pumapasok yung mga nabanggit natin kanina lamang na dapat not more than 30% ng mga donasyon ay ginagamit sa administrative expenses. Yung 70% dapat sa layunin nila mismo. Okay. Tapos nakalagay rin dito, any income from mga activities na ginagamit for profit, yon ay subject na to corporate income tax kasi nga corporation ito. At ang corporate tax rate natin ngayon ay 30%. So kapag hindi sila lumalagpas doon sa 30% na requirement, ibig sabihin nag-donate ang isang tao sa corporation, dapat not more than 30% pag admit expenses. Okay? So 70% for charity. Pag lumagpas sila sa 30, sabi natin naging 35%, yung excess na 5% considered as income nitong foundation na ito. Okay, ngayon, hindi nagbabayad ng taxes, income tax ang isang foundation. Pangalawa, exempt din sila sa value-added tax. Okay, maliban na lang kung nagbebenta sila ng mga goods at services na bilang trade or business nila. Pero kung hindi naman sila nagbebenta niyan, exempt sila sa VAT. So, ibig sabihin nito, pag sila ay bumili ng mga, let's say, school supplies, office supplies, or whatever na gagamitin sa operations ng company, magbabayad sila ng VAT doon. Hindi sila exempt dyan. Okay? They have to pay that kasi purchases yan. Pero kung kunyari, nakaisip sila na gumawa ng mga tokens, okay, o kaya mga magazines na gusto nila ibenta at yung kita noon idadagdag nila sa operasyon nila, subject to VAT na yon. Kailangan sila mag-register. Okay? Pangatlo, kung ikaw ay donor or magdo-donate ka sa isang foundation,
syempre kinakailangan may certificate of donation yan. So, ibig sabihin, dapat may deed of donation ka. At kailangan, nabanggitan natin yan dito sa programang ito, dati, rati pa, na kinakailangan meron niyang acceptance noong donee. Okay? So, importante yung ganun. Mamaya, titingnan natin kung nagko-comply ba ang ABS dito sa mga ganito, no? So, kailangan yung donor, okay, eh merong ganung deed of donation. Ngayon, ang donor, kaya nagbibigay sila sa isang foundation for charity, it's because may objective din yan. Ang objective nila yan, kung yan ay korporasyon na nag-donate sa isang korporasyon, okay, let's say isang ex-corporation sa Amerika, o kaya isang ex-corporation dito sa Pilipinas, nag-donate sa isang foundation dito sa Pilipinas, yung donation na binigay nila ay deductible in full. Ibig sabihin, yung buong donasyon nila ay pwede nilang ibawas bilang isang expense sa kanila negosyo. So kung meron silang mga may kinikita yung kanilang korporasyon, sabihin natin 1 million at nag-donate sila ng 200,000 sa isang foundation, yung 200,000 na yon ay pwedeng ibawas dun sa 1 million nila. Okay, nakiwa nyo? Deductible in full yan. Yan ay kung accredited yung foundation. Eh accredited naman malamang itong ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation. Kapag kaya lang may requirement din, yung tinatawag na inurement prohibitions. Ano yung inurement prohibitions? Ibig sabihin, kapag ikaw ay individual at nag-donate ka sa isang kumpanya, okay, madededuct mo lang yan kapag hindi ka lumalagpas ng 10%, okay, pagka ikaw ay individual. Okay. Kapag naman korporasyon at nag-donate, may limitasyon na 5%, okay? Na gets niyo ha? Okay. So, another benefit sa pagdating sa taxes, donor's tax exempt din. So, ang magdo-donate para sa isang foundation ay walang babayarang donor's tax. Okay. Bakit ito kinakailangan? Ito ay para ma-encourage o ma-hikayat ang mga foundation na magkaroon ng, or ang mga kumpanya na magkaroon ng corporate social responsibility. Dati-dati, mga 50 years ago, ay hindi uso itong mga tinatawag na corporate social responsibility. Kumbaga, bawat kumpanya, kanya-kanya lang tulong na lang yan sa mga mamamayan. Pero nauso na yan, siguro for the past 20 or 30 years, ay nauso yung corporate social responsibility na pag may ginagawa sila, kailangan daw tumulong sila sa ibang tao. Kasi ang isang negosyo naman talaga ay hindi naman socially responsible yan eh. Magkakaroon tayo ng topic dito later on. Ang titingnan natin ay yung mga korporasyon bilang psychopaths, ang mga korporasyon, okay? Yung sinasabi natin, ang isang negosyo itinatayo dahil para kumita ka, hindi ka para malugi. Kailangan kumita ka. So, yun ang primary objective. Secondary objective na lang, yung corporate social responsibility na kunwari, ay concerned ka sa mga tao. Pero ang importante, kumita ang korporasyon. Yan ang punto natin. At kailangan din, sabi ng BIR, humingi ka ng ruling for exemption. Okay, kailangan may ruling ka. Kasi, kunyari, may nag-donate sa'yo at baka may subject ka to taxes, pupunta ka sa BIR, sa ruling division, tax ruling division nila, at hihingi ka, magsusulat ka doon ng letter, sasabihin mo yung facts, at bibigyan ka ngayon ng ruling ng BIR na exempted ka. Para pag in-assess ka ng mga examiners ng ibang division ng BIR, ipapakita mo lang yung tax ruling mo, na sabihin mo, exempted ako sa taxes. Isa pa, exempted din ang mga foundation sa mga import duties. Okay, yung mga ini-import, exempted din sila. At ang huli, titingnan din dapat dyan yung mga tax treaties o yung mga kasunduan ng mga bansa sa isa't isa. Okay, may mga kasunduan, let's say ang Pilipinas sa Amerika o kaya ang Pilipinas sa ibang bansa sa Europa, may mga tax treaties yan. Okay, tratado. Yung mga tratadong yan, kailangan tingnan din kasi malamang baka may iba pang exemptions na available dun sa mga kumpanya na nandoon o kaya mga individual na nandoon na nagdo-donate dito sa Pilipinas. Okay. Ngayon, meron ng in-issue ng mga revenue memorandum orders, ang BIR, at ang pinaka-latest nga yung 38-2019. Ang sinasabi, kapag ikaw ay nakatanggap ng isang Certificate of Tax Exemption or CTE, okay, valid yan for 3 years. Tatlong taon, valid. At kailangan i-revalidate mo or i-renew mo for another 3 years. So, tatlong taon ng tatlong taon yan. Ang hindi lang maliwanag dito, kunyari bagong tayo yung isang
Foundation, makakahingi na ba sila ng Certificate of Tax Exemption considering 3 years ang requirement? Kakastart pa lang nila. Pero ito ay isang it's a matter na hindi pa nadidiscuss talaga sa BIR. Pero malamang igagrant naman yun sa kanila. Okay. Ang isa pang titingnan natin bago natin himayin nga yung ABS-CBN Foundation, yung tinatawag na improperly accumulated earnings tax. Kapag ang isang korporasyon ay nagtatago ng income at hindi dinedeklara as dividends, okay, subject to 10% yan. Okay? 10%. Kailangan buwisan sila ng 10% kasi dapat dinidistribute nila as dividends. Yan ay malalaman natin pag tiningnan natin yung ABS-CBN Broadcasting Corporation mismo na taxes nila. Okay. Ngayon, sa SEC, tingnan naman natin ang SEC. Ang SEC may mga bagong regulations sunod-sunod ano para tayong ano no bullet ano kasi ang dami nating sasabihin ngayon eh Kuya Winner. Pero batiin ko muna 'yung mga nakatutok ngayon ha. Okay, so batiin ko, ang dami na pala. Sorry ha. Basta binabati ko kayo lahat. Kasi ang dami. Baka makapos tayo sa oras. Gusto ko kasi masabi lahat ito eh. Para alam ninyo. Tapos saka na lang natin i-expand later on. Pero binabati ko lahat na nakikinig dito. I-like nyo po ito na i-like. Share nyo po. Kasi hindi ito nadidiscuss sa kahit na anong programa sa radyo or television eh. Okay. So, ang SEC recently nag-issue yan ng regulation itong 2019 na nagmamandate na kasi pinasusumite ang mga korporasyon ng tinatawag na GIS. General Information Sheet. Pinasusumite sila ng SEC every year. Okay? Sa SEC. Ibig sabihin, sino-sino ba may-ari ng kumpanya? So, pinapasubmit yan. Eh, ang GIS kasi, ang dali lang naman gawin yan eh. At saka hindi naman masyadong clear. Sa panahon ngayon, na pwede nang ihiwalay ang legal ownership sa beneficial ownership. Ibig sabihin, sino yung may-ari sa papel? Pero sino talaga yung nakikinabang na hindi nakasulat sa papel? Yun ang tinatawag na beneficial ownership. Nag-issue ang SEC ng regulation itong 2019 na nagre-require na, inamyendahan na, na ang GIS na isasumite ng mga korporasyon ay dapat ilagay na rin yung beneficial ownership. Okay? So, hindi lang pwede kung ano yung nakasulat sa stock certificates ang ilalagay kung sino yung may-ari, kung hindi pati yung mga tinatawag na posibleng nakikinabang sa korporasyon. Yan, napakahalaga niyan yung beneficial ownership. Bago lang yan, 2019 yan, middle of the year, nung siya ay nailabas ng SEC. At yan ay pinublish na rin sa mga newspapers of general circulation. At I'm sure may kopya na rin ng UP Law Center. Okay, dyan sa regulation na yan. Ang isa pa, may draft regulations ang SEC ngayon na nagsasabi na ang mga foundations, okay, titutukan na rin. Dahil pwedeng gamitin ito for money laundering and terrorism activities. O, di ba nagulat kayo? Pwedeng gamitin. Naisip ko ito kagabi. Sabi ko, tingnan ko nga. Tama nga ako. Nung tinignan ko ang SEC website, meron silang draft regulations na tungkol sa mga foundations o yung tinatawag nilang non-profit organizations or NPOs. Kasi ang tawag nila NPOs eh. Bakit ganun ang tawag nila? Kasi ang SEC natin, miyembro din yan ng mga iba't ibang, ng isang organisasyon ng mga iba't ibang SECs sa ibang bansa. May organization din sila. At nag-uusap-usap po yung mga yan. Para mapigilan ang money laundering and terrorism worldwide, nag-issue tuloy ang SEC ng regulasyon. Nakaparehas din naman sa mga regulasyon ng ibang SECs sa iba't ibang panig ng mundo. At sinasabi nga dito na pwedeng gamitin kasi ang isang foundation for money laundering at pwedeng gamitin for terrorism. Okay. Paano nangyayari yan? May tinatawag kasi tayong PEP o kaya isang tinatawag na person exposed in politics. PEP, PEP. Okay. Ang isang person exposed to politics, pwedeng politiko yan. Pag yan sa politiko ay magdo-donate sa isang foundation, hindi yan magdo-donate directly unless matino yan. Pag matino siya, directly magdo-donate siya. Pero yung ibang politiko ang ginagawa, humahanap ng isang parang mediator o tagapangmagitan. Okay. At normally, ang mga foundations, may mga PR or consultancy firms yan. Okay? Pag meron niyang consultancy firm, yung magbabribe sa isang PEP or PEP na tao, okay? Yung susuhulan siya, okay? Kunwari, itong PEP na ito ay head ng isang committee na gagawa ng batas tungkol sa isang project, okay? Gagawa siya ng batas. At may kinalaman yun sa kanyang interest na pansarili. Okay. Pwede siyang suhulan
ng isang kumpanya. Kunyari, ex-company, susuhulan siya. Kasi yung ex-company yun, may hihinging pabor sa kanya. Yung ex-corporation na yun, ex-company, hihingi ng pabor sa kanya pero hindi directly sa kanya kundi masyadong obvious. So idadaan yan sa isang consultancy or isang PR firm. At yung PR firm na yon or consultancy firm na yon ang makikipag-ugnayan sa foundation. So ipapasok yung pera nitong magbabribe, okay, galing sa mga illegal sources. Yun yung money na ilo-launder galing sa hindi magandang mga pinagkunan. For example, prostitution or drug trade. Ipapasok yan through the PR or consultancy firm. At yung PR or consultancy firm na yon saka ipapasok sa foundation. Okay? Pero may kasunduan na, na yung PEP, yung PEP, ang kasi nagbibidiate para sa kanya ay yung consultancy or PR firm. Na yon ay gagamitin sa isang intention, beneficiary. At malamang yung beneficiary ay connected din sa PEP. For example, maaaring kamag-anak niya. Kaya nga ikokonekta natin to. 'Di ba nabanggit nga na bakit nag-donate ang itong si Gabby Lopez according to Jay Sonza na di umano nag-donate daw ng 1 million pesos sa Ateneo Alumni Association, 'di ba? So, ibig sabihin, yung pera na ibinigay sa foundation, imbis na gamitin para sa mga intended beneficiaries na charity work dapat, ibinigay sa Ateneo Alumni Association na may kinalaman naman kay Gabby Lopez, 'di ba? So bakit ganon? So yun ang sinasabi natin na nangyayari hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo na yung PEP ay susuhulan ng ibang tao at yung idadaan yan sa isang PR or consultancy firm bago pumunta sa isang foundation at yung foundation ibibigay naman yan sa ibang tao na hindi naman intended beneficiary. So doon pala makikita natin na may posibilidad ng paglabag sa requirements ng batas. Okay. Ngayon, tingnan na natin itong foundation ng ABS-CBN Lingkod Kapamilya. Okay, ito ay ang audited financial statements nila as of 2018. Okay. Nakasulat dito, may mga highlights na po ako rito, no? Ang dami. Isa-isahin natin. Okay. Tiningnan ko ho yung statement of cash flows kasi alam nyo, iba yung fund accounting kasi para sa mga nakakaintindi ng accounting sa isang business. Normally kasi ang financial statements ay statement of changes in cash flows, balance sheet, etc. Sinusunod nila yung mga Philippine financial reporting standards, IFRS. Pwedeng international, pwedeng Philippine, PFRS or International Financial Reporting Standards. Okay. Napansin ko, yung cash flows from operating activities nitong ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation, mas malaki pa ang naging expenses kumpara sa revenues. Noong 2018, 101 million ang kanilang expenses na lumagpas kesa sa mga revenues nila. At ang cash na ginamit nila for operating activities ay 121 million. Negative yun ha, negative amounts. Ibig sabihin, mas malaki pa ang mga ginamit nila for operating activities. Considering na sinabi nga ni Jay Sonza, billions ang dinonate do sa Yolanda. Pero bakit ganun? Lumalabas dito sa operating activities nila, negative pa. Saan napunta yung pera? Okay. Siyempre, nakalagay rin dito na yung foundation daw registered with the BIR as a donee institution at in accordance with the BIR NEDA regulations noong 1989. Take note, 1989 panahon yan ni late President Cory Aquino. Okay. At sinabi rin dito sa notes to the financial statements nitong ABS Lingkod Kapamilya Foundation na nirevalidate nila ang kanilang tax exemption. Ibig sabihin, hanggang ngayon daw valid daw yung kanilang tax exemption. Okay, fine. Kasi normal naman yan. Siyempre, alam nyo naman, itong mga financial statements na sinasumite ay magandang tingnan. Siyempre, kailangan kasi nga nag-i-issue ng clean opinion o malinis na opinion ng auditor nila, which happens to be my former employer na SGV. Okay. Nakalagay dito, meron kasing fund balances o pondo. Merong general fund at may special fund itong ABS Foundation na ito. Yung fund balances nila, nilalagay dito yung excess ng revenue laban sa expenses. Kailangan mas malaki yung revenues. Ibig sabihin lahat ng mga pumapasok sa kanilang pera kasi nga cash ito eh. O kaya properties, normally cash yan. Mas malaki dapat para positive ang balanse ng pondo nila.
Yung mga general fund, yan ang ginagamit nilang pera para sa corporate support units ng foundation. Ibig sabihin, paano palakarin o pamamalakad ng foundation, okay, ng foundation. Meron din naman specific fund. Yan yung mga pondo na restricted ang paggamit. Ibig sabihin, gagamitin lamang yan sa mga programa ng foundation mismo. At ang mga programa ng foundation, iba't iba yan. Meron yan kasi para tumulong daw sila. Lima yan eh. Nakita ko yan kahapon. Tingnan ko lang ano. Ang kanilang mga tinutulungan, iba't iba. Meron silang mga for education. Sige, titingnan natin yan maya-maya. Okay. Now, tiningnan ko rin ang cash and cash equivalents nitong kumpanya nito. Noong 2018, nag-spend daw sila ng 138.2 million for Yolanda Relief and Rehabilitation Projects. 138.2 million daw. May unutilized cash balance sila na 204.4 million. Okay. Tapos, sinabi rin nila na ito daw Yolanda-related projects ay para sa livelihood, education, at health. Ang ganda, no? Ang gandang pakinggan. Ginagamit daw ito for livelihood skills, training projects ng mga nasalanta ng Yolanda, sa logistics, sa support, project monitoring and evaluation, mga health facilities, programs ng infrastructure and equipment for educational projects. Ito yung mga projects nila. Meron silang Bantay Kalikasan, Relief and Rehabilitation, may Bantay Bata, may Programa Henyo, etc. Pero ito ang nagulat ako. May mga advances sila. Ito ay receivables. Ibig sabihin, nagpaluwag sila. Ibig sabihin, merong bumali. Parang bali yan sa kumpanya. Babali ako. Kumbaga, pautang muna. So may mga advances sila subject for liquidation. 14 million noong 2018. Bumali din ang mga officers and employees nila. 64,000. At meron din silang pinautang na related party. Mamaya titignan natin kung ano yung mga related parties na yan. Ngayon, may write-off na naman sila. Yung usong-usong salita na write-off na nangyari din doon sa DBP. At ang write-off nila sa mga project receivables nila umaabot na ng 6 million. Okay, maaring maliit yan pero hindi natin sure, hindi tayo sure kung yan lang ang totoo o baka meron pa dyan. Okay? So, ang mga projects nila, meron sila advances to so Bayan Academy, etc. Okay, may Bantay Bata, 163 sila, Bantay Kalikasan, Relief and Rehabilitation, okay, Kapit-Bisig para sa Ilog Pasig, at sa KBPIP. Okay, ngayon, pag tinignan natin ang general fund nila, alam nyo ba ang mga donations na pumasok sa kanilang general fund ay 104 million at sa specific fund 186 million. So kung bilyon-bilyon ang pumasok sa Yolanda, nasaan napunta yung iba? Bakit ito lang ang nakalagay dito, di ba? Tapos sa mga expenses nila, napakalaki, 774,000 ang miscellaneous. Hindi nakalagay kung para saan yon. 774, okay? Tingnan pa natin yung ibang mga nakasulat dito. Okay. May mga related party transactions sila. Ito nakasulat ha. All of the related parties enumerated are under the common control of Lopez Incorporated. Diba? Ang mga related parties, donations daw na na-receive galing sa mga related parties. Okay? Puro under the common control of Lopez. Okay? Tapos, ang mga na-incur nilang expenses, ha, project costs, and general administrative expenses, sa foundation to, ha, related party transactions, 15 million napunta sa ABS-CBN Corporation. Bakit napunta roon? Eh, di ba dapat, yung kung ano man yung mga project costs and general administrative expenses, dapat para sa foundation. Bakit pumasok ang related party na ABS-CBN Foundation? Okay? Tapos, meron din silang mga due from a related party, ABS-CBN Film Productions, nangutang sa kanila. Binigyan nila ng 30 to 90 days, no interest. Unsecured. Pag sinabing unsecured, walang collateral. No impairment. Ibig sabihin, malinis yung utang na binigay nila sa ABS-CBN Film Production. Nagpautang sila 176,000. Okay. Financial aspects, per million din. Advances to a related party, 401,000. Ito ay yung kung ano lang yung nire-report nila ha. Kasi mamaya pag-uusapan natin yung tinatawag na tax shelter. Kasi ito lang yung syempre kailangan malinis ito. Dahil dito nakadepende, nakasalalay ang mga magbibigay pa ng donasyon sa iba't ibang bansa.
at makikita natin ang mga donasyon na binibigay sa kanila ay hindi necessarily cash na diretso. Minsan, or rather, gumagawa ng deed of donation, minsan diretso na yan. Okay? Kasi internet na ngayon, transfers kaagad. Tapos nakalagay rin dito na wala raw outstanding final tax assessments. Walang outstanding final tax. Pero hindi sinasabi kung may outstanding preliminary tax assessments. Iba yon, iba yung preliminary tax assessments sa final. Okay? Final tax assessments as of December 31, 2018. Wala ring outstanding tax cases or litigation. Tapos nakakatawa, ginamit na word dito, persecution in courts. Meron bang ganon? So yung auditor ha, SGV, si kanilang ano, si Catherine Lopez, partner ng SGV, i-correct nyo naman yan, bakit persecution in courts ang nilagay? Imbis na prosecution. So halatang-halatang minadali or copy-paste na lang ang ginawa nila. Yan ang problema. Alam nyo kasi sa mga auditing firms, iba't-ibang divisions yan. At ito ay ginawa ng kanilang auditors. In the meantime, 12:31 na po, magbabalik po ang tambayan. No? Mag-commercial break muna kami. Tambayan sa DWIZ. Muli nating balikan, tambayan sa DWIZ. Nagbabalik po ang tambayan, hindi tayo maka-emote na masyado kasi nga serious ang pag-uusapan natin. So ituloy natin ang ating pinag-uusapan kanina tungkol nga dito sa mga foundations. Okay. Ngayon, maraming salamat sa mga nag-comment, kaya lang hindi ko mabasa sa sobrang dami kasi nang kailangan natin ibunyag ngayong araw na ito. Kanina, binanggit na natin yung financial statements ng ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation at marami tayong nakita roon. Una, nakita natin na yung mas malaki ang expenses nila kaysa sa revenues. Pangalawa, yung cash balances nila, bakit ganun lang yung amount considering according to Jay Sonza, bilyon-bilyon na mga nag-donate dun pa lang sa Yolanda. So saan napunta yun? And yung mga projects na inireport nila, 100 million lang daw something ang napunta sa mga rehabilitation efforts sa Yolanda. So hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoo. Bakit ganun na nangyayari? Kasi nga hindi naman nire-require pa ng SEC or ng BIR na ipakita ang listahan ng lahat ng donations at kung saan napunta itong mga ito. So pwedeng let us say lalo yung sa mga sa abroad, ano, magbibigay yan, magpapadala lang yung pera. Diba, normally yung sinasabi nila direct sa mga bank account, diba? May pinupost silang bank account if you want to make a donation diretso sa bank account. So syempre, hindi na makikita kung saan ang galing yan. At saka yung iba anonymous, ayaw magpakilala. So papasok na lang dyan at nag-accumulate na yan. Alam niyo ba, sa pag ikaw ay nagdenegosyo, pwede ka kasi mag-open ng ibang bank account eh. Ibig sabihin, meron kang bank account para sa foundation, pero meron din yung mga tinatawag na concealed bank accounts na hindi mo inire-report. Pwedeng mangyari yan. Kaya nga magandang ginagawa nila yan ng mga negosyo kasi nga may secrecy of bank deposits tayo. Batas yan na hindi pa rin inaamyandahan ng ating kongreso. Kasi pag yan ay inamyandahan at binulgar lahat, ay patay na. Lahat makikita na yung mga kung saan dumadaan ang pera. Okay? So pwedeng kasi, let's example, may magdo-donate sa isang foundation. Pwedeng yung i-donate ay kunyari 1 million pesos. Ipapasok lang dyan, lalo na kung cash yan, transfer. Okay. Pwedeng ipasok yan sa isang account na hindi buo. Let us say 600,000 sa concealed, tapos 400,000 lang doon sa mismong foundation. Okay? Pwedeng ganun ang gawin. Pwedeng mag-hocus-pocus kasi dyan eh. Madali yan gawin. Kasi pag nagagawa naman ng bank reconciliation ng isang ang mga auditors, hindi naman nila tinitingnan yung buo eh. Tinitingnan nila usually at month end or year end kung nagbabalanse. At madaling balansehin yan. Okay? So hindi mo makikita yung progress during the year. Plus the fact na hindi naman required ang mga korporasyon na ipakita on a monthly basis lahat ng inflows and outflows of cash. Kaya nga siguro nakalusot yung sinasabi nga ni Jay Sonza na merong 1 million donation binigay sa Ateneo Alumni Association, which is not at all related to the objective of the foundation. Yung foundation ay tinayo noong 1989. And take note, 1989 was the period of Cory Aquino. Okay. Ngayon tingnan natin ang history. And I would like to thank si Arturo Alindada dahil meron siya ipinadala sa akin na some facts about the Lopezes. Alam niyo ba na ang mga Lopezes nagsimula yung magkapatid, si Fernando ba yan at saka si Eugenio. Okay. Nagsimula sila noon. Si Fernando ay malapit
sa dating presidente natin, si Osmeña, at malapit din siya kay Rojas. Again, Rojas, ano? The ancestor of Mar Rojas. Okay, mga Ilonggo to, taga Iloilo. Ginawa siyang mayor, inappoint siya mayor ni Osmeña. And later on, nung naging presidente si Rojas, inappoint, ni-reappoint siya as mayor. Okay, so makikita nyo na, ganun na nangyari. Eventually, tumakbo siya, naging vice president pala siya ng bansa natin, ito si Fernando Lopez. At naging secretary din siya ng Agriculture and Natural Resources. Noong mga panahon na yon, siya yung sa politics. Yung kanyang kapatid naman, si Eugenio Lopez, senior yata. Siya naman ay sa negosyo. Okay. At isinulat na yan sa isang libro nitong si Mina Roses. Okay, kung paano inacquire, kasi ito si Eugenio Lopez, meron siya Manila Chronicle newspaper, at sinabi niya na ang reporting nga daw biased na daw from the beginning pa lang. Okay, through the years, ang nangyari, etong si Fernando Lopez, since siya ay nasa politics, okay, at si Eugenio Lopez naman ang nasa business, nagkukunchaba sila. Ibig sabihin, pinoprotection na nila ang isa't isa. Na-acquire ng mga Lopezes yung Benpress Holdings na ngayon ay tinatawag na nating Lopez Holdings Company. At mamaya didiscuss din natin ano ba yung mga holding companies na yan. Okay, holding companies. At na-acquire din nila ang Sky Cable, ang Maynilad at ang Bayantel. Okay, at ang Sugar Block sa Iloilo ay binaback up sila. Kaya malakas na malakas sila, pati ang Meralco sa kanila rin. Noong panahon na yon, si Lopez ang sikat na sikat, at nung tumakbo siya sa katandem niya si the late President Marcos, ay talagang mabangong-mabango sila doon sa mga isinusulat sa dyaryo nitong kanyang kapatid naman, si Eugenio Lopez. At walang pumapansin kay Magsaysay, at ang kasama niya ay si Pelaez nung time na yon. Okay, so walang pumapansin sa kanila, kaya nga nailuklok nga sa pwesto. So nakita nyo na ang mundo ng politics at saka business ay cobweb, anong tawag dun sa Tagalog, pag cobweb, wala kasi Kuya Winner eh. O mga katambay, tambayas, ano ba ang cobweb sa Tagalog? Okay, parang ano yan eh, dikit-dikit kasi. Okay, kaya yung mga, ano sabi, good happen pala. Okay, yung mga interest sa politics, pwede kasi i-protectionan yung interest sa business at magtutulong-tulong. Okay, alam nyo yung holding company kasi, pag tinatayo yan, meron kasi tayong tinatawag sa tax code natin na tax-free exchange. Okay, ibig sabihin, pwede ka magpasok doon ng mga assets mo, at yung corporation na yon, kasi nga walang taxes yan dahil hindi naman kumikita yan, tagahawak lang yan ng mga properties, at ikaw naman ay pwede kang makinabang dyan. Pwede rin naman yung foundation ay gagawin hindi lang daanan ng for money laundering and terrorism activities, kung di pwede rin makinabang ka. Kumbaga, lahat ng mga benefits, ikaw ang makikinabang. Bumili yan ng kotse, bumili yan ng building, condo unit, tapos ikaw ang nakatira doon. Wala kang binabayaran kasi foundation ang sumasagot sa'yo. So, pwedeng gamitin yan. Yan ang tinatawag na tax shelter. Tax shelter. Pumapasok dito, nakikinabang ang isang kumpanya, pero hindi nagbabayad ng buwis. Pwedeng gawin yan. Ganun din ang mga holding companies. At in fact, ang mga mayamang mga pamilya sa Pilipinas ay meron yung tinatawag na family constitution. Okay, ito ay ginagawa sa estate planning. Family constitution na pagka tin-transfer yung mga properties, maliit lang ang babayaran nilang taxes, if ever merong babayaran taxes, pero nakikinabang na hindi lamang yung mga anak, kundi pati mga apo at apo-apuhan. Ngayon, yung inisyu ng SEC, yung binanggit natin kanina, na draft regulations tungkol sa foundations na ginagamit for money laundering and terrorism activities, ay ino-oppose. Maraming sumasalungat na mga lawyer groups, mga aktivista. Kasi ang anya sa kanila, sinasabi nila na ito daw ay gagamitin for profiling, for surveillance, at kinikitil daw ang freedom nila. Kita niyo kung gaano kabaluktot ang pag-iisip talaga ng mga umu-oppose dito. Buong mundo na nga nag-uusap-usap ang mga SECs para matrace kung yung pinanggagalingan ba ng pera ay legal o illegal. At kung sakaling nagbigay ng pera sa isang foundation, ginagamit ba yan para sa mga intended beneficiaries? Pero
pwedeng hindi gamitin dyan eh. Kaya nga nagre-require na nga ng ganitong mga regulations, itong nagbibigay ng issue ng bagong draft regulations ang SEC para ipaliwanag mo. Kasi maraming requirements, may tinatawag na due diligence. Kailangan ipakita mo sa SEC. May division sila doon, ipapakita mo lahat. Wala kang itatago. Yung perang papasok dito, saan gagamitin? Natatakot yung mga umu-oppose dito na baka raw ito ay ibigay daw, i-share yung information sa PNP kung saan. Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Kung wala kang ginagawang tinatago, bakit ka o-oppose dito sa regulations na ito? Maiging nga maliwanag ang lahat. Dahil yung mga nagdo-donate, gusto nila yung perang ibibigay nila sa isang foundation ay gagamitin para sa intended beneficiary, hindi para sa bulsa ng mga nagtayo ng foundation. Kaya nga maraming nag-o-oppose dito. Ngayon, ito ay draft regulations pa lang. Hindi natin alam kung ito ay magfa-finalize kasi nga may mga nag-o-oppose dito at ito ay pinag-uusapan. Okay. Now, tingnan rin natin yung tungkol naman sa mga PDRs or Philippine Depositary Receipts. Alam nyo, ito ay mga financial instruments o instrumentong pinansyal para makalikom ng pondo sa mga foreigners. Okay, mga foreign germs dyan. Para magpadala ng pera, para makalikom ng pera ang isang local company, tapos ang kapalit noon, ang tinatago o underlying security, seguridad, ay ang tinatawag na equity shares. Ibig sabihin, mag-i-issue ng Philippine Depositary Receipts, pero ang parang collateral mo roon, yung security, ay yung shares ng isang kumpanya. At ito ay kailangan i-issue ng isang publicly listed company. Kaya lang sa iba't ibang panig ng mundo, maraming hindi listed na companies. Ayat yan din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin nagko-comply sa pagli-list. Diba? Requirement na sa prangkisa ng ABS-CBN Corporation na dapat nakalista sila publicly. Pero hindi sila nagpapalista. Okay. Now, at ang tawag sa financial accounting dito sa mga PDRs ay parang financial derivatives. Ibig sabihin, pwede yan i-trade. Kinoconsider rin siyang option kasi yung investor, meron siyang option or pwede siyang mamili kung hahawakan niya yung PDR or ipapakonvert niya doon sa underlying equity. So kung yung underlying equity ay shares sa ABS corporation, pwede niya ipakonvert yun to the shares. Okay, liwanagin natin, ang PDRs by themselves ay hindi masama. Okay, recognized yan internationally. Okay, walang masama sa PDRs. Kaya lang, pag yan ay gagamitin to circumvent the law dahil may batas sa mass media sa Pilipinas, may saligang batas tayo na nagsasabing hindi pwedeng maging may-ari ng mass media ang foreign companies, ang PDRs pwedeng magkaroon ng chance or opportunity ang mga foreign investors na maging may-ari ng media companies dito. Kasi nga, they can transfer it. May option kasi yan eh. Underlying security yung shares ng ABS Foundation. So, may deposit price yan, may option price. Although it's not a certificate of ownership, hindi siya yung parang stock certificates, pero pwede mong i-convert yan. At, kumbaga, para ka rin may-ari, dahil nakikinabang ka eh, bakit ka magbibigay ng pera sa isang para sa isang PDR kung wala kang pakinabang? Ang pakinabang mo, yung dividends. Kaya nga nag-declare ng dividends. Kaya nga, di ba nabanggit natin, merong nominee corporation na isinabmit dun sa GIS, ang ABS corporation, pero hindi nakalagay sino ba yung miyembro o sino ba yung, ano ba yung composition ng nominee corporation na yon. Hindi nakalagay. Di ba nabanggit natin yan dito na 70% ang may-ari Lopez's, pero the 20 or 30% ang may-ari ay isang nominee corporation na hindi natin alam kung sino ang mga may-ari noon. At yan ang rason kaya nga nag-file ng co-warranto petition itong si Soljen Kalida sa Supreme Court. At recently nga, humingi rin siya ng gag order sa Supreme Court at binibigyan ng opportunity bilang bahagi ng due process natin. Binibigyan ng opportunity ang ABS para mag-react dito sa gag order nito. Ngayon, bakit uso-uso yung mga depositary receipts na yan? Ha? Meron kasing American depositary receipts, meron din yung GDRs or global depositary receipts. Yan ay because easy investments yan. Imbis na mag-trade ka ng stocks o mag-buy and sell ka ng stocks mismo sa stock exchanges sa iba't ibang panig ng mundo, ang gagawin mo, yung investments mo, doon ka na lang sa PDR. Kasi anytime, pwedeng i-trade yan. May financial security yan, advisor yan eh. Merong isang institusyon na humahawak niyan. Bibigyan ka ng
voting rights, bibigyan ka rin ng dividends. So, hindi tama yung ikinakalat ng mga ibang tao na sinasabi nila na wala daw pagmamayari ang foreign companies. Maaaring wala, pero may possibility na maging mayari sila. Kasi nga disposable ito. They can sell it to anybody. So, pwedeng maging owner ng isang mass media company dito sa Philippines, ang isang foreigner, at yan yung iniiwasan. At kung sakaling gawin yan, violation yan ng saligang batas natin. Okay? Kaya, ito po, at yung mga foundations, alam nyo nung tinayuan noong 1989, pwede kasing yan ay gamitin. Una, as a tax shelter. Ibig sabihin, hindi mo malalaman o makakabawas ka lalo sa taxes. Lalo kung napakalaki bibigay sa'yo, pwedeng gamitin yan for other purposes. Pwede rin naman na yung foundation na yan ay maging conduit ng money laundering or terrorism activities. Hindi ko sinasabi na yung ABS ay ginagawa yan. Ang sinasabi ko, ang mga foundations ay pwedeng gawin ganyan. Kaya nga nag-issue ng draft regulations ang SEC para maiwasan na gamitin ang mga foundations for money laundering and for terrorism activities. Pag titingnan mo, di ba, masyado ang sympathetic ang ABS-CBN sa mga nagre-rebelde. Bakit? Bakit sila sympathetic? Bakit pinoproteksyon na nila yon? Connect the dots. Malay natin kung may connection nga dito. Ito kasi ay tip of the iceberg pa lang. Kailangan mahimay-himay pa to, makita, mabusisi, makalkal kung ano ba talaga ang pinatutunguhan ng mga perang pumapasok sa mga foundation. So, hindi lang ang problema dahil dito sa pagva-violate ng franchise, kundi tingnan din natin ano ba ang pagpapatakbo, paano ba pinapatakbo itong foundation na ito. Okay? Batiin ko lang yung mga ibang nakatutok, Cesar de la Cruz. Yes, sabi niya, who is the external auditor ng ABS? It's SGV. Ang daming window dressing na nagaganap. Alam niyo ba nangyari yan, yung Enron scandal sa abroad? Nag-burst yung bubble. Meron kasing kumpanya, yung Enron Company, napakalaking kumpanya na pinapakita na kumikita, pero bigla na lang pumutok at na lumabas ang katotohanan na nalulugi pala. Okay, kaya nga yan ang Enron scandal. Yan ang nag-cause ng pagbabago ng ating batas. Kaya nga nagkaroon tayo ng new laws sa yung Bangko Sentral natin. Nagkaroon ng new Bangko Sentral law. Nagkaroon din yung tayo ng new securities regulation code. Okay? Because of the effect of that Enron scandal. So, hindi tayo at doon kakontsaba yung auditors, external auditors ng Enron. At nakulong pa nga yung mga external auditors. Okay? Watching from Dubai, si Olan Rostrata. Ayan. Ngayon, so, tingnan natin, ano? So, yung taxation ng foundations, makikita natin na nakikinaba nga ang foundations, pero dapat lalong maungkat kung saan nang gagaling ang mga pera at kung saan ginagamit ito. Pero wala kasi tayong, hindi yan nare-reveal, hindi rin yan sinasubmit dahil hindi naman nire-require ng SEC. Ang nire-require lang naman yung financial statements at pagka dumating doon, general descriptions na lang. Total figures, hindi pinapakita yung breakdown. Which is very important, lalo na kung gusto nilang busisiin ang money laundering at saka terrorism funds na pumapasok. Ngayon, dapat din yung ating secrecy of bank deposits, maamyandahan para makita talaga. Kasi ngayon, mahirap unless there's a court order. Hindi ka naman pwedeng pumunta sa court kung wala kang dahilan para buksan yon. Kailangan merong kang probable cause na merong violation. Kung wala ka naman maipakita ng ganun, hindi rin mapapabuksan sa banko. Hindi rin bubuksan ng banko yung bank accounts. Hindi ipapakita sa iyo ng buong buo. Okay. Okay, ayan. 5 minutes na lang, sabi ni Terry Lynn Bejo Artus. Pero matatapos na. O nga, nag-break lang po ako dahil may mga rehearsals ulit kami for Stage Kiss. 5 minutes na lang. 4 minutes na lang. Less than 4 minutes. Sana po, marami ka natutunan. Ngayon may time pa, ha. Yung mga gustong manood ng Stage Kiss sa Greenbelt on Stage Theater. Last 2 weekends na lang ng February, makakahinga na rin ako. Okay. So, 8 shows na lang. Grab the opportunity po. Kung gusto nyo pong mga discounts, mag-message lang po kayo sa mga social media accounts ko para dun sa front of house o yung FOH na sinasabi, sa lobby mismo ng Onstage Theater, ay pwede kayo dun bumili ng tickets na discounted na. Okay. Maganda po ito tungkol to sa mga relasyon, tungkol ito sa pag-ibig. Okay. Biglang napunta tayo sa ganung usapan, ano? From taxes to that, ano? Hindi, inaano lang natin yung oras kasi ayoko mag-start ng bagong topic tapos mabibitin kayo.
Yes. Pwedeng i-check yung foundation sa SEC. Yes. Kaya lang ang pwedeng magreklamo kasi dito, hindi pwedeng ordinary tao. Ibig sabihin, dapat may kinalaman ka sa foundation. For example, member ka o kaya intended beneficiary ka, yun pwede. Pero kung wala ka namang kinalaman, hindi ka pwedeng humingi basta-basta. Okay? Although, pasalamat tayo kay President Duterte yung Freedom of Information Act, di ba? At saka maganda nga na lumabas nito at marami pang lalabas na baho at saka mauungkat na mga katiwalian ng iba't ibang kumpanya. Pansinin niyo nga hawak ng mga Lopezes, ang dami. At saka yung, di ba, yung si Fernando Lopez, naging Secretary of Agriculture and Natural Resources. Pag titingnan mo, yung agrikultura, nandyan yung mga sugar industry. At nandyan, for natural resources naman, nandyan yung cement. Kasi meron din sila investment sa isang cement company. At pati nga yung water, Maynilad, hawak din nila. So kita nyo, ang dami nilang parang octopus, yung tawag doon, galamay ba ang tawag doon? Yung galamay, kung saan-saan na sila nakisaw-saw. At kontrol, they can make or break any politician na ginawa nila yan. Kasi nung time na yon, nung si Erap pa, I would like to say hi to Angelo, yung kanyang apo na kaibigan ko. Humingi sa kanya ang mga Lopezes ng government guarantee. Ibig sabihin, pag hindi makabayad ang mga kumpanya ng mga Lopezes, ang mananagot ay ang mga Pilipino. Paano? Sa buwis. Doon kukunin. O, biruin nyo, ganun ang mangyayari. Pero hindi pumayag si Erap noon. Kaya nga, hindi siya tinanggal nung una, tinanggal siya later on. Okay? At ganun din ang nangyari kay President Marcos. Pagka tumataliwas na sa gusto ng mga negosyante na nagsasama-sama, ay doon na delikado. Kaya importante, proteksyon na natin ang Pangulo natin dahil hindi ito nangyayari ever . Itong ganitong mga exposure na nagaganap. Okay, nako, ilang seconds na lang, Ang bilis talaga ng oras. Anyway, mas malawak pa na diskusyon ang gagawin natin sa mga susunod pang talakayan. Dapat nga si BIR Commissioner Billy Dulay ay kasama natin ngayon, kapanayam natin. Kaya lang, busy pa siya. So, i-reschedule natin yon para malaman natin kung ano ba ang, kung meron pending mga tax assessments laban sa both the ABS-CBN Broadcasting Corporation at saka sa ABS-CBN Lingkod Pamilya Foundation. Sana po may natutunan kayo, ha? Marathon, Dalda, ang bilis ng bibig ko, no? So, yun po muna. Pansamantala, nagpapaalam po ang Tambayan. 1 o'clock na kasi ng hapon. At ang susunod po ng programa, ang tabayanan ninyo, ang programang Pilipinas Ngayon kasama sila Yusek Robert Rivera at si Lolly Acosta. Magandang hapon po sa inyong lahat muli. Tambayan sa DWIZ.